Ganun isang lalaki, sabi niya. Sir, excuse me po, mag-apply ako ng janitor. Sabi sa kanya ng lalaki. Okay lang. Tanggap ka na. You're hired, sabi sa kanya. Ang sabi ng lalaki, talaga po, maraming salamat po. Ano ba kailangan gawin ko? Walang problema. Inuwi mo na sa akin by date mo and everything, etc., etc. Sabi ng lalaki. Ako sir, email? Wala pong email eh. Wala kang email. Opo, wala pong email. Alam mo, sa panahon ngayon, ang taong walang email hindi na nag-i-exist. Sabi niya. So, pasensya ka na. Hindi kita matatanggap. Yun ang sabi niya. Yung dalawang kutsong lalaki, lumabas siya ng pinto. Tapos, napaisip siya. Sakop naman ang boy, tanggap na ako. Tapos, hindi pa natupad. Kasi nga, wala siyang email. Pag lupot niya ng bulsa niya, meron siyang 300. Uwi ako, pamilya ko ngayon. Mayroon akong dalawang anak, nagugutom. And, kailangan akong maghanap buhay. Ang ginawa niya, yung 300, pumunta siya ng palengke, bumili siya ng kamatis. Bumili siya ng kamatis. Ang ginawa niya dun sa kamatis, isang plastic, nag-door to door siya ng kamatis. Binenta niya sa bawat isa. Bahay-bahay. Sa madaling kwento, yung 300 niyang kamatis, na ibenta niya lahat nung hapon na yun. Nadoble. Naging 600 pesos. So okay, di ba? Umuwi siya ng bahay, napakain yung pamilya niya, yung family niya. So kinabukasan ulit, ganun nangyari. Umuwi siya ulit ng kamatis, pinita sa mga bahay, kumita siya ulit. Dumoble ng dumoble. Umabot sa buwan, gano'n siyang kariton. Umabot ang ilang buwan, nakabili na siya ng malita sa sasakyan. Umabot ang taon, nagkaroon na siya ng truck. Umabot ang ilang pang taon, ay isa na siyang malaking food company na nag-deliver ng mga pagkain. Dumating yung pagkakataon, interview siya. Sabi niya, sir, pwede mo naman interview pa sa magazine. Okay lang, sir, no problem. Sir, ganito, et cetera, napakagaling niyo po, ganyan. Pwede mo ganyan maginawin sa buhay niya. Pwede ba kayo mag-share ng mga pwede niyong masabi? Ganyan sinabi niya, maging okay lang tayo palagi, manatili tayo mabuti sa trabaho natin, maging tapat tayo, at maglikot tayo sa Panginoon para gabayan tayo. Sabi niya, sir, thank you, sabi nung nag-interview sa kanya. Ang sabi sa kanya noon, sir, okay lang ba makukuha yung email niyo? Kasi kailangan ko po para doon sa email po namin sa inyo. Ang sagot nung mayaman, pasensya ka na, wala akong email. Sabi naman nung nag-interview, grabe, sir. Ibig sabihin na abot niyo yung posisyon niya na wala kayong email. Paano pa sir kung may email kayo? Ano na po kayo ngayon? Ang sabi niya, janitor. Isipin mo ha, kung meron siyang email nga naman, janitor pa rin siya ngayon. So minsan sa buhay natin, pag may mga bagay na nangyayari sa buhay mo na hindi mo maintindihan ngayon, okay lang yan. Sabihin mo sa puso niyo, okay lang yan. Hawakinig niyo, sabihin niyo, okay lang yan. Dahil lagi mo merong inihanda ang Diyos